Hello mga ka-Lodi Wops, welcome back to my YouTube channel again. Pasensya na po kasi ngayon lang ako napag-vlog ulit. So, itong topic na to ngayon, no, requested din naman to, pero hindi naman siya ganoon ka, ano, hindi naman siya ganoon ka popular na question sa mga nag-request sa akin, ha, pero I understand na kailangan nyo rin malaman itong mga information na sasabihin ko sa inyo kasi yung iba na may misinterpret to. And mas maganda na mabigyan kayo ng linaw bago kayo pumunta dito ng Taiwan. Okay. Ang topic natin ngayon is about broker. Okay, kasi ang halos lahat na nandito nagtatrabaho sa Taiwan as an OFW or factory worker, may tinatawag na broker. Ano ba ang broker? Okay. Si broker po, kung dyan sa Pilipinas natin, i-compare or mahambing mo siya sa isang agency. 'Di ba? Halos lahat naman ng company, hindi lahat, pero halos lahat yung mga company is under na agency. Ganon din ho dito. Pagpunta niyo dito sa Taiwan, is merong agency na mag-handle sa inyo kasi sila po yung nagbigay talaga or naging tulay, okay, para mabigyan kayo ng job order at makapagtrabaho dito sa Taiwan. Sila po yung actually hinahanap ng mga agency natin dyan sa Taiwan. I mean, sorry, Taiwan ka. Ibig ko sabihin, agency natin sa Pilipinas. Sila po yung kailangan nila dito sa Taiwan para makakuha ng company kasi hindi naman lahat direct eh. Kumbaga, dadaan niya ng broker. Okay, so ano bang pakinabang ni broker sa atin, mga OFW? At kailangan pa ng mga ganon bagay? Okay, pagdating mo kasi dito sa Taiwan, is kailangan meron po mag-handle ng mga foreign worker dito. Kasi hindi naman po pwede na tayo, for example, ganito ha, mag-visit visa ka, pupunta ka dito sa Taiwan, maghanap ka ng trabaho. Hindi po ganon. May mag-handle po sa atin na tao dito sa Taiwan to process all the necessary documents at kung ano pa yung mga procedures na kailangan ng ano, kasi na under sila ng government dito sa Taiwan. Okay? Hindi ho yan basta-basta. Kasi today, ano ba ngayon? Basta ngayong araw. Kung hindi ko na alam yung ano kasi trabaho na kasi. Basta Saturday today. May nag-PM sa akin sa may Facebook page. Nagtatanong siya kasi yung asawa niya, hindi ko na siya shout out ha, yung asawa niya is nandito sa Taiwan. Okay, yung babae nandyan sa Pilipinas, yung lalaki nandito. Ngayon, hindi ko alam kung nahihirapan yung lalaki. Kasi ang parang gusto ng babae is kung pwede ba daw mag-transfer dito sa uni president yung asawa niya. Hindi ko alam kung nagsasabi yung asawa niya na nahihirapan siya sa trabaho or yung kagustuhan lang din ng asawa na nasa Pilipinas na mag-transfer siya. Okay, hindi ko alam kung anong reason nila. Pero based doon sa takbo ng pag-uusap namin is parang kini-question niya yung broker's fee na binabayaran dito monthly. Parang nanghihinayang siya sa pera na binabayad kay broker monthly, which is 1,500 NT. Okay, on my opinion, ito ha, yung 1,500, masasabi natin na pinapagura natin yun, nagtrabahuan natin yun. Parang masakit sa loob natin or sa loob nila na magbayad nun monthly 1,500. Ulitin ko, 1,500 kasi yun lang po yung minention niya based on our conversation. Alam niyo ba kung magkano ang sahod sa Taiwan in NT compared dyan sa Pilipinas? Huwag nyo i-convert as a peso, di ba? Masyadong malaki kasi. Palagatin, malaki. Yung 1,500 na yun, para sa akin ha, hindi siya ganun kaano sa akin, kalaking impact kasi nagbe-benefit kaming mga OFW doon. Hindi yung sa ano, baka hindi, kasi ang pinopoint niya, bakit magbibigay tayo ng 1,500 sa broker as a broker's fee? Eh, bibihira lang daw pumunta yung broker sa ano, sa company nila para i-check, hindi daw araw-araw. So parang ang dating hindi worth it na magbigay sa kanya ng 1,500. Yun yung punto niya. Ang gusto niya, parang gusto niya matigil. Ganun. Sa akin kasi, sa totoo lang, kasi para sa akin ha, oo, mabigat ang 1,500 kasi pinapagura natin pagtrabahoan yan. Pero alam nyo, nasa Pilipinas pa tayo nag-a-apply. Pagdating pa lang ng
contract signing or before contract signing, sinasabi naman natin mga agency natin dyan na mayroon tayong binabayaran or may babayaran ng broker's fee pagdating dito. Okay. At saka nakalagay naman yun sa kontrata, di ba? Na mag-provide ako. Bibigyan naman kayo ng breakdown yan. Doon pa lang pumayag na kayo. Dahil sa kagusto na makapunta rin kayo ng Taiwan. Kung hindi nyo pala gusto yun, dapat hindi na kayo pumirma ng kontrata at hindi na kayo pumunta dito ng Taiwan. Kasi, ano yun eh, kumbaga, halos lahat naman kasi may broker's fee, pero hindi ko nila lahat. Kasi alam ko pagkakalabo dito sa Taiwan, mayroong iba na hindi na nagbabay ng broker's fee. Alam ko sinasagot na ng company yun. Pero bibihira lang ko yung ganun. Merong ganun, pero bibihira lang. Kung palagi natin nasa 100% na company dito, 1% or 2% lang may ganun. Okay, so maraming percentage pa rin, pala 98% pa rin talaga na mag-provide ng broker's fee, parang ganun. So, di ba, actually, hindi naman yun yung pinunta mo dito. Kailangan mo istrabaho para makapag-ipon. Yes, pag tinotal mo siya, yearly, malaki talaga siya. Pero pagdating dito, mag-aasikaso ng ERC nyo. Sino ba ang rason para bakit tayo nandito? Di ba, broker? Okay? Kasi sila nga yung nakikipag-usap sa mga company dito sa Taiwan para mabigyan tayo ng job order na makapag or mabigyan tayo ng pagkakataon makapagtrabaho dito sa Taiwan. Tapos pinapasa nila yung job order doon sa agency natin sa Pilipinas. Okay? Ang laking tulong nun, sa totoo lang. Edi kung anong hinaya sa 1-5, pagtrabahoan mo, i-overtime mo, parang hindi mo siya mararamdaman. Okay? Kasi sa totoo lang, sa dami-dami na nag-a-apply para makapunta dito sa Taiwan, yan lang yung rason para mag-transfer ka. Eh, pagdating dito sa amin sa Uni President, may broker's fee pa rin. Eh, ang malupit pa, based sa pagtatanong ko, dito sa branch namin, is bawal ang transfer. Or tinatawag na magbi-break contract ka sa current company mo, tapos lilipat ka dito mag-apply sa bagong company na gusto mo. Okay, hindi bawal daw yun dito sa uni. Based doon sa napagtanong ko, kasi hindi pa naman nakapag-break contract. Eh. Wala akong balak mag-break contract kasi napakaganda para sa akin yung Uni President. Okay? So, Lods, ano ba talaga ang trabaho ni broker? Okay. So, si broker po mag-aasikaso ng mga necessary documents na kailangan natin dito sa Taiwan. For example, ARC, mga working permit natin dito. Kung may concern ka, lalo na, parang dito sa ano, kung mayroon tayong problem dito sa company na pinagtatrabaho natin, sasabihin natin yan kay broker. Gagawa nila ng paraan yan para masettle. Or for example, may problem ka, hindi mo ma-erase doon sa company or sa mga supervisor mo or sa management. Kay broker ka magsasabi. Tapos sila, siya na ang makikipag-usap sa company. Tapos kung magagawan pa ng paraan or hindi na, ganun po siya kahirap. Kasi hindi naman tayo pwede mag-direkta. Kasi una sa lahat, hindi natin alam kung ano yung mga terms and condition ni company at ni broker or ni agency dito sa Taiwan. Okay, so kailangan mo ng guidance. Kaya mo bang depensahan yung sarili mo kung example nagkagulo kayo dun sa loob ng production, diba? Hindi kasi una sa lahat, hindi kasi lahat ng Taiwanese marunong mag-English. Okay, palagay natin marunong mag-English, diba? Iba pa rin kasi lahi pa rin nila sa tingin mo. Akit sabi mong marunong sila mag-English, nasusure mo ba na nasa'yo pa rin yung panig ng ng management, di ba? May mga ganong instances kasi. Isa pa dito, for example, dumating tayo sa worst scenario na nag-drive ka ng palayatin, umiinom kayo. Tapos, nag-drive kayo or sumakay kayo ng bike, basta may gulong. Tapos, nahuli kayo ng pulis. Sinong kakausap? Si company ba? Hindi po. Si broker po ang mag-aano sa inyo. Si broker po yung hihingan mo tulong or lalapitan mo. Sila po yung right person para sa mga ganyan. Okay, pagpasa any problem, si broker po ang alalapitan natin. Pero syempre, on our part, mas maganda na hindi tayo ma-involve. Okay? Pero, andun pa rin yung talaga yung bayad. Hindi na yung mawala kasi nga kasama yon sa kontrata. Kaya huwag kayong, huwag nyong masamain. Kasi nasa pag-iintindi nyo yan kung paano nyo i-absorb yung mga ganong situation. Kasi nga, di ba, ang hirap, parang ganito. Sige nga, bigyan ko yung parang malinaw. Yung mga magbe-benefit sa'yo pero kailangan bayaran. Palagyan natin si SSS. Si PhilHealth, si Pag-ibig. Okay, palagyan doon na lang tayo kay PhilHealth kasi parang mas maano yan eh. Di ba, nagtatrabaho tayo dyan. Nagbabayad tayo monthly. Okay? Di ba, magagamit natin siya in case of emergency. Pero sasabihin nyo, what if hindi naman ako araw-araw nagkakasakit, di ko yan nagagamit. O, di ba? Pero pag time na kailangan mo,
tas walang wala ka, 'di ba? Lapit tayo kay PhilHealth. Ganun din po siya. Kahit sabihin mo hindi mo siya magagamit monthly, tas nagbabayad kayo monthly, 'di ba? Nagbe-benefit pa rin kayo. Yung time in time cam na kailangan niyo 'yon, yung PhilHealth. Ganun din po si broker. Hindi niyo ko lang kasi siya maano kasi tumitingin kayo doon sa amount. Amount kasi kayo tumitingin. Hindi niyo na nakikita yung benepisyo na maitutulong sa atin yan. Okay? Ganun po siya. For example, kung babae kayo, di ba, magagamit nyo yung PhilHealth kapag once na anak kayo. Pero monthly kayo nagbabayad nun before, di ba? Kahit wala pa kayong balak mabuntis. Ganun din ho ang explanation dun sa broker. Kaya wag nyo na, para sa akin, wag nyo na siyang questionin. Lalo na pag nandito na kayo sa Taiwan. Okay, kasi kung nasa Pilipinas pa lang, alam mo naman ng broker's pay, dapat huwag niya na, huwag na kayo mag-Taiwan. Ganun lang siya kasimple. Ah, so, na-misinterpret niya lang ako kasi, prank ako, direct to the point. Mga lods ha, ganito pag nag-PPM kayo sa akin sa Facebook page, madami ko kasi nag-inquire, sa totoo lang. Maraming inquiry, kada araw pagising ko, sinasagot ko po yun. Kasi nga, part yon ng pagiging vlogger dahil pinasok ko yung vlogging, di ba? Para sa akin part yon. Pero ibang vlogger kasi na wala silang pakialam, hindi sila nagbibigay sa inyo or sumasagot sa mga inquiries nyo kasi hindi naman nila kayo responsibilidad. Pero iba kasi sa akin, since nandun na rin naman, informative naman yung mga binibigay natin na mga tips, sinasagot ko po. Pero wala ho akong time sa inyo na makipagchikahan ho kasi may maraming question na kailangan sagutin at pinapriority ko yun. Yung iba kasi, after masagot yung tanong, nakikipag-chikahan. Minsan di ko na kayo nire-replyan doon kasi out na yon sa topic. Or may iba naman pero common sense na lang kasi kaya minsan hindi ko na yun nire-replyan. Mas nire-replyan ko, pinapriority ko po yung mas nangangailangan information, yung tanong na may impact talaga. Lalo na sa mga newbie. Yan, di ba? Ginagawa ko lalo na pag medyo mahaba yung explanation, nire-refer ko kayo sa mga vlog like kagaya nito. Panoorin nyo na lang po kasi ando naman yung mga details. Kasi nga, sa dami ng inquiries, tapos paulit-ulit yung tanong, di ba? Nakakaano din sa totoo lang, pero kinakaya. Baga, nakakasawang sagutin, pero kinakaya kasi nga. Ando na eh, baga, tumutulong din kasi tayo. Yan, minsan nga, babash pa nga, di ba? Kaya, pero okay lang din, kasi the more basher, the more views. Pero bahala na kayo kung paano nyo iti-take yung sagot ko. Basta ako prank ka. Ang gusto ko lang sana, isang tanong, isang sagot. Ganun lang ho ako. Huwag na ho kayong, minsan, pwede ba mag-transfer dyan? Hindi po. Pakitanong naman, baka pwede. Nasagot ko na yung tanong mo. Hindi mo lang kasi matanggap yung sagot. Parang ganun, parang nag-ano ka pa. Kaya minsan, hindi ko na nire-replyan yung mga ganun. Sinabi mo na, uulitin pa. Tapos gusto mong pa i-confirm. Ewan ko sa inyo. Basta yun lang naman yung sa akin. Tips lang, and then mga information. Basta, PM lang kayo, masasagot ko naman ho yan eh. Kung hindi, within the day, basta mababalikan ko po yan. Hindi may kagaya ng ibang vlogger before na nagtanong ako about dito sa isang tanong lang yun ha. Ang sagot lang naman doon is, oo or hindi. Nandito na ako sa Taiwan, saka pala na-replyan. O diba? Months bago ako replyan. Tapos sa inyo, hours lang or day. Tapos ginaganon pa. Pero, yun talaga. Yan talaga yung buhay ng pagiging vlogger. So, ayun, salamat at sana na marami kayo natutunan sa akin na to. Kita-kita sa Taiwan.